Alright, so magandang araw mga kapika. Kasama natin ngayon ang isa sa mga hunk ng Viva Max. Aaron Villaflor na nasa California ata ngayon. Basta background niya. Nasa California tayo. Alam mo Ayan. malamig ang ating feeling ngayon. Ay, sana all. Dahil mainit dito ngayon sa Pilipinas. Anyway, congratulations, Aaron, kasi parang sunod-sunod yung project mo. Pakapalabas lang ng Star Dancer, tapos eto, meron na naman, Hilo. Well, pag ikaw ba nabansagang hari ng Viva Max, okay ba sa'yo yun? Ano ito sabi mo? Oo, oh, bakit naman hindi? Okay lang. Alam mo naman ako, I always do my work like 120%. I always give my extra effort para lang maganda yung project na gusto natin ipakita sa mga tao. That's my purpose. Oh, nice. At iba-iba ha, napansin natin may dun sa Lucky Rida, Star Dancer, tas ito ngayon, parang magkakaiba so far yung happy ka ba dun sa mga project na nabibigay sa'yo? On what I'm receiving lately, sobrang masayang-masaya ako. And then second, right after doing this Hilong movie under Direk GV, I'm very proud to myself, and I would say na this is something different to offer naman sa lahat ng mga viewers natin. Kung mapapansin nyo, rom-com, but deep inside of the story, it's very dramatic then somehow between the two. Yes. Kumaga may lalim naman siya base sa trailer na nakita namin. Ito may trailer. Napanood na namin yung trailer. So, kakaiba may lalim and may mental health siyang tinatalakay dito. Yeah. Diba? Ito may nagpapatanong, Aaron, yung paraan ba ng paghalik mo sa mga intimate scenes, same way ba sa paghalik mo daw sa real life? Or iba? Well, I don't know. Siguro, some of those kissing scenes, I would say na I also do it naturally, especially also to my personal life. Siguro yung mga iba, nakaka-surprise din eh. Kasi when you're in the scene, when you're in the moment, parang minsan di mo na iniisip kung anong halik ang gagawin mo. Just stay with your character or stay with the thought of the scene. Eventually, things will follow through eh. So, Yes. Kumaga, bigay na lang, nandiyan na sa eksena eh. Kumaga, oo. Gawin na lang para isang take na lang. Isang take na lang. Actually, yun din. Consider cause your co-partner or your co-actor na syempre, ayaw mo naman maging cause of delay. Correct. But doing this sa Hilong movie, sobrang masayang-masaya talaga ako. And, well, it's a different story. It's a story about moving on from the ex na mas pinigil career. And then, he met someone who helped him to move on with those Lucky 9 list. So, very unpredictable yung story kung papanoorin mo. Ang dami ng steps. 9. Dami, no? Abangan natin yan. Anyway, paano mo pala kinokondisyon yung katawan mo? Halimbawa, magkakaroon ka ng mga intimate scenes. So, nag-weights ka ba? Ilang push-up ba yan? Bago ko na yung eksena. Yo, nag-workout tayo every day. I do a fasted cardio workout in the morning. But right after that, that's the time na I can lift weights na. Then yung medyo papunta na tayo din sa mga muscle developing naman. Hindi ka naman tabain ever since, di ba? Parang nakita namin dati parang... Hindi naman. Lean ka naman since before. Oo. We have, natin i-maintain eh. Para, di ba? Para tama yan. Anytime. Sige. Sabak. Sabak. Okay, dito naman sa movie nyo nga, no, sa Hilum, ano yung pinaka-challenging part na ginawa mo? Without spoiling anything, ha? Ano yung medyo challenging part? Siguro, nung
mga panahon na nag-shoot kami, kasi kailangan mong consider yung init, lalo na dagat kami. Actually, nasa Zambales kami. Wow. Ano, that was like, for everyone na mag-shoot sa ilalim ng araw, na tinig ang araw, eh, knowing Zambales, syempre, ano, medyo mabuhangin. So, mainit. So, and then, dun sa mga scenes namin, mga intimate scenes, okay naman. I find it very natural. Siguro, pagdating dun sa, ano, dun sa shoot namin, doon kami nahirapan nga sa location. Pero maganda yung location. Yes, maganda. Medyo malayo nga lang, no? Pero parang worth it naman. Worth it puntahan. Worth it naman, worth it. Sabi ko, naisip ko, grabe, no? Grabe yung pagod na na-experience ang lahat. But then, right after seeing the full, ano, trailer of the movie, sobrang sabi ko, wow, worth it naman pala yung, ano, yung pagod natin lahat. Full fulfilling din naman. Yes. Oh, sobra, sobra. Eh, yun nga, ano naman yung pinaka-na-enjoy nyo maliban dun sa dagat? Parang lahat gusto dumagat eh, kasi summer. Mainit eh, no? Oo. Well, masaya ang scene namin. Siguro unforgettable yung kinain kami ng alon ni Christine Bermas. Supposedly, hindi siya ganon. But then, na-timing lang dun sa parang natulak niya ako and yung dun sa dating nung alon. So, ang ganda sa shot ni, ano, ni Direk GV. Sabi niya, hindi, siya, hindi siya kasali talaga. Nangyari lang. So, sinali na. So, very challenging din sa amin yun dahil natawa kami dalawa ni Christine dahil ano, kinain kami ng alon sabay. Pero maganda yung ano, maganda lumabas na sa trailer. Oo so, nga, sabi may... nito, hindi na natin tatanggalin. O, direk mo matatanggalin yan, ha? Kasi maganda talaga. Yun yung mga so, parang ano eh, unscripted na ano eh. Maganda. Yes, tsaka sobrang thankful ako, Tom, na very, ano, very, anong tawag dito? Anong tawag dito? More of like a suggestions. Sobrang welcome si Direk sa lahat ng mga suggestions na na makakatulong talaga sa work. Okay. So, hindi siya naging selfish na makinig sa akin with the things na or with the scenes na we have to take care, di ba? On the scenes na we have to be in the character like completely, hindi namin binitawan yon. And then surprising and Christine, she's a good listener, so parang alam mo yung tao na she's willing to learn and to see, you know, progress somehow on the acting career. So sabi ko, basta makinig ka lang ganyan, tulungan tayo dito. Ayun. Then surprise na kaya pala niya magdrama. Oh, sabi ko sa'yo, kaya mo yan. May mga surprises. Ayan. And shout out kay Direk GV kasi pa sabi mo open siya for collaboration sa mga ideas and everything. Ay, nasagot mo na rin yung sunod kong question kung kumusta ka leading lady itong si Christine Bermas. Kasi nagkatrabaho na kayo before sa Nightbird pero sabi niya wala naman daw kayo masyadong eksena. This time, paano yung chemistry? Paano naganap? Yung sa amin, wala, parang we act naturally off and on screen. Ina-apply lang din namin yon sa eksena and then for us to be in the scene, kailangan lang namin tandaan kung ano yung mga characters namin. Mm-hmm. And then, that's the time we apply yung natural reaction, I guess, sa mga eksena ng gusto ibigay sa amin. That's why we're both happy and grateful na hindi kami nalungkot
dun sa kinalabasan ng project na to kasi masasabi namin na talagang pinaghirapan namin lahat. Even si na Direk, yung mga crew natin. And everyone is participating, kaya nga nang sabi ko. So, sobrang ansaya lang sa set, ang gaan namin sa set. Thinking na iba't ibang units of emotions ang pinaparating natin sa tao. So, ayan, masaya. Masaya kami all in all. Nice, nice. At saka parang may magic din yung dagat na nakakadala yung mga dagat. May something sa dagat eh, no? Oo, may something sa dagat. Medyo may pagka-romantic din ang dagat eh. Iba, iba. Ito, maiba lang ako. Since yung title ng movie nyo is Hilum, ano yung kadalasan mong ginagawa para makapag-move on or maghilom ka from, you know, mula sa isang malungkot or masakit na pangyayari? Ano yung mga kadalasan mong ginagawa? Well, you just have to, ano, siguro, to do things. I mean, make yourself busy. And then, siguro somehow sa iba, in some tips na spiritual healing is also helping them. Bakit naman hindi? And then, siguro better to hunt your friends na you think na makakatulong sa'yo on that situation. And then, try to accept the problem. Accept the problem and then try to look for a solution for it. Yun nga. Magiging, mangyayari lang talaga yan pag naging busy yung utak mo. Diba? With many things. Kung mag-unload muna tapos focus sa iba, parang ganyan. Yes, oo. You have to divert somehow. Divert the attention para hindi ka ma-DN. At eto medyo mabigat to kasi parang nakita namin may mga nagko-comments dun sa trailer na kasi 'di ba pumasok yung character ni Tin dun sa phase na nag move on yung character mo na si Sam. So may mga nagsabi na parang ano ba to, rebound or something like that. So ano yung opinion mo or open ka ba na, you know, sa pagkakaroon ng rebound just in, or hypothetically nasa moving on phase ka? In real life situation ba to? Or in real life? Oo. Siguro, open ka ba sa ganun? Or that's, no? Well, that saddens me. Nakakalungkot yung ganun kung may rebound. Kasi you're parang acknowledging yung ganung sistema eh. Ang pangit din naman for you, di ba? For you to do it na itong girl na pakikisamahan mo on the next, on your next relationship, parang unsure ka pa or hesitant ka pa. So parang medyo unfair yun for me. It both benefit naman either sa lalaki or sa babae. Pangit na pag may rebound kasi may chance pa talaga bumalik doon sa dati and then ma-hurt mo naman bago. So, ayun. So, mahirap. Magiging it's complicated yung status mo, no? Oo, complicated yun. Dalawang problema na yun. Oo, lalong lumala yung problem mo. Totoo, totoo. Okay, eto konti na lang. Bilang si Aaron, ano yung ma-advise mo sa character mo na si Sam? Kasi parang go na siyang magpakasal eh, mag-settle down, pero ayaw pa nung girl. Oo. So, ayan, na-depress siya doon. So, ano yung maging advice mo sa kanya? Siguro ma-advise ko kay Sam. Siguro, he just have to accept whatever problem or dilemma din sa pinagdadaanan niya. And then, he has to go with the problem eh. Then look for a solution and then never hide your feelings, whatever you feel to your friend, your ex or whoever. Just be honest, especially when you're saying this to your special someone or special friend
Kasi yung trust kasi medyo mahirap kuhanin yan sa tao. So, para mapagkatiwalaan ka ng tao, ibigay mo yung tiwala na gusto mo rin makuha sa tao. And then, never lose hope. Kasi these things are happening, maybe because it's part of growing. So, trust the process along the way. Have faith. And ayun, never lose hope. Never close your door to someone else. Baka mali mo, biglang dumating. Ang iyong Ayon. tema, di ba? Oo. Yung katadhana pala yung dumating. Oo. Ito rin kasi medyo mahirap sa mga guys na parang laging kinikim-kim, kailang sa image Oo. strong, yung ganun. So, hindi alam, maya-maya may depression na pala. Sa, ayun, parang sinosolo lahat ng bagay. Yes. Actually, ako galing ako sa depression. Hindi ko talaga, well, at first, kala ko kaya kong solohin, eh, pero hindi. Magugulat ka na lang na parang ayaw mo nang lumabas, ayaw mo nang makita kaibigan mo, ayaw mo magpa-istorbo kasi feeling mo kaya mo mag-isa. Ganun. Oh, so kailan nangyari yan? Pwede maming malaman. Pandemic. Ah, Oo. nitong pandemic. Okay. Oo, And kasi parang ano yung main cause, Aaron? alam mo yung Depression. parang ako lang dahil ako lang mag-isa dito sa Manila, I'm not staying with my family, so feeling alone. So parang nasanay ka din sa everyday ka may ginagawa, gym ka, nasa shoot ka, or may meeting ka. Ito parang kinulong ka bigla sa Oh, bahay. yun. Natigil yung So mundo parang, mo eh. oo. So parang, pero alam mo, iisipin mo na lang na yun, na parang shit, survival na to. Parang matira matibay, parang ganun din. So, din ang effect sa mental health ko yung COVID na parang everyone is dying, magugulat ka, mag-anak mo namatay. Depressing ng mga news nun eh. Grabe. Sobra, sobra. Pero paano mo siya na-overcome? Anong ginawa mo? It was Para pwede ding malaman ng ating mga tagapanood, may matutunan din sila dito. Oo In naman case na na same sila ng pinagdala. sa lahat ng mga naka-encounter ng depression like me, siguro may papayo po na humingi kayo ng tulong sa mga kaibigan niyo na sobrang close niyo, pag-usapan ninyo. Or kung hindi man kaibigan, family members, para at least may nag-check sa inyo. Then, you have to accept the fact kasi na kung ano yung nafe-feel mo, kailangan mong aminin talaga yon para sa mga tao makatulong din kung ano ang nararamdaman mo or whatever. And hindi mo talaga siya maharap na mag-isa. Kailangan ng pang tao para ma-solve din yung depression na meron ka ngayon. And then, yun. At Parang saka gano'n. thankful na rin no na may internet na kapag video call Oo! and all kasi kung wala just paano na. Di ba Diba? pwede time anytime, ganyan. Oo. Kahit mag-isa ka at least kahit paano pwede makapag-connect yan, Oo. makapag-video call. Paano? Like YouTube, mga entertainment sa phone mo. Gawin Tama, mo tama. yan. Oo. Pero never stick. Don't be stuck on that problem, ha? I mean, sa mga pero problema kasi kung isipin mo nang isipin talaga, mabigat. Mabigat siya. Yes. So, ayun guys, sabi ni Aaron, open up, communicate, yun yung mga importante. And bro, before I let you go, panghuli na lang, ano yung lesson na gusto mong matutunan ng viewers natin kapag napanood nila itong Hilo sa Viva Max? Well, huwag kayong matakot, my love. Kasi dahil sa pagmamahal na yan o sa relasyon na meron kayo, dyan nyo makikita yung growth nyo together na magkarelasyon. Makikita nyo rin yung ups and downs dyan sa relasyon, then normal yon. It's part of the growth, it's part of growing. It's just you have to also to consider your condition as a boyfriend, as a girlfriend, and communicate whatever dilemma or whatever problem
in the middle of that relationship, and then try to be fair on both sides, on as individual. Kasi minsan kasi nakikita natin yung mga relasyon na, uy, itong si ano, lagi na lang pinapayagan ni ganyan, ganyan, ganyan. Di ba parang balance life lang, balance life. Pag alam mo hindi na balance, mafe-feel mo yan eh. Alam mo naman ang feelings natin, our feelings never lie. Our feelings never lie. Kung anong nararamdaman natin, yun talaga yun. Di ba? Then, ayan, magmahal ka ng tahimik. Ayan, tahimik. Tahimik talaga. At, sinabi ko, magmahal. Tunay. Ayan. Magmahal. Alright. Thank you so much, Aaron, sa oras mo. And invite mo na yung viewers natin to catch and watch Hilom. Ayan. Iniimbitahan po namin lahat ng viewers, lahat po ng supporters ng Viva Max, ng Viva, na malapit na po sa June 9 ang pelikula namin ni Christine Bermas, Ang Hilom, directed by Direk GB San Pedro. At gusto ko rin magpasalamat sa kanila, sa lahat ng bubo ng cast namin, ng Hilom team. Maraming maraming salamat po sa walang sawang suporta nyo na until now, sinishare pa rin nila yung trailer. Nagko-comment pa rin sila sa lahat ng mga platforms ng promotion nitong pelikula. So maraming maraming salamat po. Yes, 2 million plus na, right? Yung oo, views. Nga. Oh. Galing. Sana umangat pa. Salamat. Oh, sana sana. Pwede siya. Congrats. Oo. Congratulations. Sige. Bye-bye. Ingat. Thank you guys.